to, kasing ganda ko to. Pero sa lahat ng online live seller ngayon, siya ang pinakamaingay. Literally. Sa lahat ng seller ako maganda. Charot. Wala ba magmamay sa akin dyan? Yung minor ka, papema ko. Now na! Marami mang tumatambay sa kanyang live selling. Wala pa rin nagmamine. Puro kayo shout out! Nagtitinda ako! Parang hawaan nyo na, ha? Mag-mine kayo, ha? Yung nagtitinda ng sapatos, panay, ano nyo, panay comment nyo. Pag ako panay black, wala kayo pag-support, puro naman kayo support. Ang jirits o pagkairita ng online seller, dinaan na lang tuloy sa sayaw. Papatawa. Pwede pang burol. Size is small to medium. Ako na lang ako dyan, nakabao. Screenshot! All in one to, kasama na pang burol. Siya si Daisy Cabantog, o mas kilala ngayon bilang si Madam Inuts. Ako na for today, 350! Hindi ko na dinirect ang inutil na word na ano, dahil nga, lagi nga ako nare-report. Yun na, Inuts. Inuts talaga yung tinawag nila sa akin. Doon ako nakilala, kaya tinawag nila ako Madam Inuts. Inutil! Wala akong nakikita COVID! Puro kay shoutout! Magsialis kayo dyan! Titinda ako! Ilang oras bago ang live selling niya, ang madam nyo pumustura! Hanggang we're live! Sambay lang talaga sila lahat, 130 viewers. Edi wow! Hindi tayo kakain, Kel! Yun nga lang, kahit libo-libo man ang views, wala pa rin nagmamine. 1,000 viewers! Puro lang ako viewers! Walang miner! Ang hirap kaya ng daldal dito, walang nagmamine. Diba? Lintik kayo! Pero dahil marami naman ang natutuwa, may mga nagdo-donate sa kanya. Madam, ang lakas mo makapatay ng stress namin, ang lakas mo makapatay ng depression. Nagugulat kami pag may pumapasok nga na may halagang 2,000, 2,500, 1,000. At kahit pabinansagan siyang Madam Inuts, malayo siya sa pagiging inutil. Mulat na mulat, simulat sa pool. Namulat talaga sa hirap. 17 years old po ako, nag-a-apply din ako mag-Japan noon as a singer, dancer po. Minahal ha! Parehas tayong minahal pero hindi sinabinanagutan. Talagang totoo, malas ako sa pag-ibig. In January 2013, ayan po, umuwi ako rito ng Pilipinas at nakilala ko nga po itong ex-boyfriend kong British. 8 years kaming nagsama. So every 2 months kasi umuwi siya. Pandemic lang pala makakapag-iwalay sa amin. Para mabuhay ang tatlo niyang mga anak ngayong pandemya, sumabak si Madam Inut sa online selling. Ang una kong binenta yun nga yung mga damit ko, damit ng kapatid ko, damit ng pamangking ko. Dahil sa real talk na bentahan online, unti-unting dumami ang kanyang viewers. Sa mga hindi pa nakakapag-settle ng payment, nag-mind-mind nung nakaraang pat***. Hirap niyo kausap! Kung magbabayad po lahat, huwag kayong maniwala na gano'ng kalaki yung hawak ko. Hindi gano'ng kalaki yung hawak ko, ha? Pero kung sana ako puli, kung walang nandiyo-joy-joy, malaki talaga po ang kita sa online seller. Na-PM ka, tatadya kang kita dyan! Lintik kayo! Boy, ano ka ba? Ayop ka? Yun nga lang, dahil sa ilan niyang pananalita, madalas ding nare-report ang kanyang videos. Why are you reporting me, guys? I don't do anything wrong with you, ah. I was just doing my business, selling things. Ayoko na may makakaaway ako, mabait ako. Umihingi ako ng paumanhin sa mga nakakapanood sa akin at tumatawag sa akin at nakakausap ko yung mga anak nila. At sinasabi ko, nak, huwag mong gagayahin yun, ha. Biru-biru lang yung bad yun. Madami notes, minus 1,000 ka na sa langit, diba? Alam na, tinanggal na ako ng kontrata ni San Pedro. Titinda ako, hindi ako umiinom, gunggong. Pero ito ang totoong Madam Inuts kapag hindi na naka-live ang tunay na Daisy. Hindi lahat ng masaya is masaya pagkatapos. Ang pinaguhugutan ng lakas ni Daisy para kumayod ang kanyang inang na stroke. Ang sinanay po medyo hindi maganda yung kalagayan kasi po bedridden na po siya for 5 years. Ano pa? Miyawas! Amot! Tsaka ano pa? Ang kinatatakot, syempre, number one, mawala siya. Yung mawala siya, syempre. Kasi siya yung ano ko eh, siya yung nagiging inspiration ko para pagpatuloy to. Mawalan man ako ng kapartner, pero magulang, hindi ko kakayanin. Ah, masakit po, yun na. Masakit po. Ay, sobra. Sobra. Sorry.
Nanay, ito ko yung hirap ni nanay since sa pool noon. Tulungan kita sa abot ng makakaya. Naiiyak talaga ako kasi pag-usapang nanay. Namumblema kami lahat magkakapatid sa pambili ng gamot ni nanay dahil si nanay halos 8 gamot ang iniinom sa isang araw, diaper. Alam mo yung dumating yung point na namumblema ka kasi ni piso wala kami. Nakikita ko nanay ko, siyempre nanay ko kailangan to sustento namin. Simple, simpleng tao lang si Daisy. Yung mabigay mo lang yung pangangailangan ng pamilya mo, makatulong ako kahit konti. Yun yung nagpapaligaya sa akin. Kaya naman pakiusap niya. Huwag niyo na ako i-report kasi dito kami kumuha ng pangkain. Inabubuhay namin mag-ina ng nanay tatay ko. Kanya-kanya tayo ng estilo, kanya-kanya tayo ng pagkatao. Huwag mo akong itulad sa iba. My God! Marami mang tumatambay sa kanyang live selling. Parang awa nyo na, ha? Mag-main-main-main kayo, ha? Si Madam Inuts, hinding-hindi raw tatambayan ang problema. Kailangan mong gumawa ng paraan, huwag ka magpatalo sa lungkot, huwag ka magpatalo sa problema. Keep going lang. Saka po sa mga sumusuporta, maraming salamat po talaga. Ito na lang yung sumusuko, tsaka maganda pa rin ako. Ang mga Pinoy, likas na madiskarte. Kahit nasa gitna ng krisis o pandemya, gagawa ng paraan para kumita. Hindi kailanman magiging inuts o inutil! O diba? O diba?